Kahit saan ka lumingon, siguradong makakakita ka ng mga barbershop. Eh halos lahat na ata ng kanto sa Pilipinas, meron nito. At hindi ro bababa sa 10,000 ang mga salon at barbershop sa buong bansa. At kung may gupitan, syempre, di pwedeng mawala ang mga kwentong barbero. Pero teka, itong aking pinuntahang barberya sa Sampaloc, Maynila, may kwentong hindi gawa-gawa. Ang kanya kasing mga parokyano, mga sikat na basketball player. At dahil big time ang kanyang mga kliyente, mahina raw ang 3,000 pisong kita kada araw. Ako po si Jake, 32 years old, isang barbero. Tubong Zamboanga si kapatid na Jake at sa murang edad ay natuto ng magbanat ng buto. Sa probinsya, ang hirap talaga ng buhay. Sa sakahan lang kami kumukuha ng mga pinagkakitaan. Minsan, naghihintay lang kami kung kailan yung ani. Minsan, hindi sapat yung kinikita ng mga magulang ko. So, naisipan kong gusto ko rin kumita. Dahil dating manggugupit ang nanay ni Jake, nainganyo siya na subukan ito. Humawak ko ng gumiting noong 12 years old ako. Doon po ako natutong maglupit. Baon ang lakas ng loob, nakipagsapalaran si Jake sa Maynila noong 2012 at namasukan bilang barbero. Nakaipon si Utol Jake ng halos 80,000 pesos mula sa pamamasukan. Ito ang ginamit niyang puhunan para simulan ang kanyang inaasam na sariling negosyong barbershop. Sa bawat suklay at gupit ni Jake, unti-unti rin siyang nakilala at nagkaroon ng mga suki. Sa social media, post lang ako ng post, tapos tag doon sa customer ko, and then nire-refer ako. Dapat pag may customer ka, may nag-message sa'yo, i-entertainin mo, na yun, makuha mo, ma-entertain mo na sa'yo na talaga. Hindi ko na rin pinalampas ang pagkakataon. Nakidayo na rin ako sa barberya ni Utol Jake para subukan ang kanyang pang-slam dunk na gupit. Paano ka nagsimulang magkaroon ng mga kliyente sa liga? Nagkaroon ako ng customer na pipi ng Magnolia Hot Shots. Okay. Physical therapist ng Magnolia Hot Shots. Okay. Tapos? Pinakilala niya ako dun sa mga niya. Sa mga player sa team. Mm. Tapos, sila. Nag-decide na pupunta ako sa practice para gawin doon ang gupit. Diba, home service. Sino yung unang player? Si Ian Sanggalang. Ayos. Hindi maganda. Nagsimula ang mamasukan bilang isang barbero itong si Utol Jake. Nakapagpundar na ng kanyang sariling barbershop. At ang kanyang kita, umaabot lang naman ng hanggang 3,000 pesos per day. Ngayon, kung operational siya, lang sabihin natin, 20 days sa isang buwan, aba, kaya niya makapag-uwi ng hanggang 60,000 pesos per month. Bukod pa yan sa mga tip, ha, na umabot nga ng magkano? 200 to 1,000. Kitang-kita. May nintay pa ba tayo, kliyente? Opo, meron po, sir. Okay, hintayin na natin. Oh, yan nata. Good. Hello, brother. What's up, man? Hey. Hey, Dave. Kumusta? Hey. How are you doing? Good, good, good. So, you're a regular client of Jake? Yes, I am. How long? It's probably been like a year now. Alright, Dave, almost done with your cut. Loving it so far? Alright, that's good. Dahil sa angking galing at talento, unti-unting gumawa ng pangalan si Utol Jake sa kanyang mga kliyente. Kaya naman, tinagroyan na siyang barber to the basketball stars. Mula kasi sa mga ordinaryong kliyente, daig pa niyang naka 3 points sa mga kliyenteng big-time PBA players. Masayang-masaya ako. Kumbaga, nag-success ako. Sa mga kathang-isip ko lang noon, totoong nangyari ngayon. Kaya parang minsan hindi ako makapaniwala. Tapos minsan naman ay nasasabi kong sikat na pala ako. Para kay Jake, nakaranas man siya ng ilang pagsubok, itinuturing niya itong free throws para masasain ang napiling negosyo. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.